meron ka daw dapat tawag sa mga viewers mo. So, di ko alam kung ano nga ba magandang itawag sa mga viewers. Sabi ko pa, hello. Sabi ko, hello mga kababa. Ganun, wang baba. Hello friends! Welcome back to my channel. This is G-Tam. Ngayon, magkakaroon tayo ng food series at dadalhin ko kayo sa mga top 5 kong murang kainan dito sa Abu Dhabi. So, first up, shawarma. Tara! Okay, dito tayo sa first location, first stop, sa Bayfine Fair. Tapat lang siya ng Alwada, kung taga Abu Dhabi ka, maalam mo yan. And kalat naman talaga yung mga bentahan ng mga shawarma dito. Kalat, actually parang street food siya dito, kahit saan makakabili ka ng shawarma. So, ito yung malapit sa amin, so ito yung uunahin ito. Okay, dito na yung shawarma natin. Makakapili ka na dalawang power niya. Isa dito, ang malutong, tapon dito, isa yung classic nila. So yung isa, binili ko isang normal na hindi spicy, tapos ito ginawa ko siyang spicy. Dito bibigyan ka kasi, tapos bibigyan ka nila ng gulay, soaked with water, vinegar, and konting salt. So try na natin. Apa ba? Ito mo bibili mo lang. 6 dirhams lang to. Parang wala kang ma-dinner. Ayun, or wala kang budget. Siyempre, hanap ka ng mura. Saan mabubusok ka? So ito, kita nyo naman. Sobrang laki niya for 6 dirhams lang. Ang sarap. Tapos, abayin mo siya ng pickles. Hindi man nga kumakan ng pickles eh. Dito lang talaga ako sanay lumayan yung pickles kasi mas masarap siya pag may pickles siya. Abayin mo siya ng pickles after. Ang sarap. Kaya kit mo siya. Ito naman yung normal. Kanya sa loob, meron siyang chicken. Yung chicken niya parang smoky yung lasa niya. Tapos meron siyang konting fries at saka gulay. Di ba sa atin sa Pilipinas, sasanay ka na na ano, pag tumakay ka na shawarma, beef lang, beef na medyo sweet. Nagulat akong pagdating ko dito. Ano pa ako shawarma? Yung mga available lang is puro chicken. Parang na-weirduan ako. Pero nung tinay ko, masarap talaga siya. Diba? Dirhams lang, busog na busog ka. Tapos alam mo sa lang? Carrot. Actually, may vegetable talaga siya. Parang kung naghanap ka naman ng beef, meron din naman. Kaso iba yung dip na shawarma sa atin, a very dip na shawarma dito. Hindi ito kasi, hindi siya matamis. Tsaka, yung lalagyan niya sa loob niya is parang salad lang like onion, tapos gulay, tapos yung beef, tsaka yung mga sauce lang niya. So dito ko talaga sa ano, sa chicken, mas masarap talaga siya ito sa ano, sa beef. Hindi ko yata mahugos yung dalawang ito. So, ba't dami kasi? Pero pinakita ko na sa inyo yung dalawang kasing
ano niya, cover niya. Isang marutong, isang hindi. Oh, yan. Punta tayo sa next location. Ha? Grabe. Ano ba ito naisip kong content? Shawarma pa naman. Sa shawarma lang, busog ka na eh. Ginawa ko, inuwi ko muna yung sobra ko. Kasi malapit lang naman, malapit naman ang bahay namin dito, doon sa ano, sa kainan. Nakakaba pala mag-vlog, lalo na pag ano, second time ko pala kasi mag-vlog eh. Pag nagsushoot ka pala, lalo na sa mga kainan na ganun, nakaka ano rin, nakaka ilang, tsaka nakakakaba. Pero at least I tried. Ngayon, tawid lang ako. Punta ako sa ano, sa next location. Shawarma pa rin, at, pero ano, dito naman, sa may Turkish, ano naman, restaurant. Eh, sa Turkey naman talaga nagsimula yung shawarma, diba? So, try natin yung mismong galing sa kanila. Though, pare-pares naman yata lasa ng lahat ng mga yan eh. Pero syempre, tingnan ko lang yung pagkakaiba kung ano yung lasa ng sa kanila, tsaka lasa ng, ano, sa mga store lang na mabibilan dito ng shawarma. So, tara, punta tayo next location. Wala palang Turkish na restaurant na malapit dito. Pero merong ano, Lebanese na restaurant na nagsaserve din ng masarap na shawarma. So, tara, try natin doon. Kainin ko na lang siya sa labas. So, ito yung lalagyan niya. Mas mahal siya kaysa sa ano. Mahal lang siya ng 2 dirhams kaysa sa normal na shawarma doon sa kanina. Kasi usually mga presyo ng mga shawarma is ano lang, 5 dirhams tsaka 6 dirhams. Ito nasa ano siya, 8 dirhams. Actually 8.50. So, tignan natin kung iba yung may ibang lasa. Parang kamukha lang siya nung kanina. Diba sinabi, pinakita ko sa inyo yung dalawang klase ng wrapper niya. So kamukha siya nung isa. Tingnan natin. Ang lakob. Mas masarap siya. Iba yung lasa. Malayo doon sa kanina. So kung titikip ka na mura, tikman mo na yung mahal. Nakalala mo hindi pala siya. So, lamig. Winter na kasi dito kaya agad ano, agad dumidilim. Gusto ko to, mas masarap. Ampe, mas mahal na ng 2 dirhams. Kaya mas masarap siya. Meron siyang usually, nilibigyan naman ito ng mga nilalagyan siya ng salad tsaka yung chicken ha. Hello! Nice! Very nice! My friend! Who are you? Sabi, gusto mali sa vlog. So, kanina, hindi ko malunok-lunok, hindi ko manguya-nguya yung shawarma ko doon sa kinainok ko. Na kasi, nailang ako. Kasi ngayon, mas comfortable ako. Baka pwede pala ako mag-mukbang. Komportable akong kumain dito kasi dito. Kaya, pag ano, alam mong islo, pag bagong YouTuber ka, maraming tumitingin, nakakailang talaga. Pero sana ayaw lang daw ito. Naubos ko lang. Mga mga friend daw. Nagkabag nila ako. Ha? Punta tayo sa, ano, sa pangalawang pangalawang list ko na murang makakain o maiinom dito sa Abu Dhabi. So, apat na food na lang. Tapos na yung sa first food natin. Tara!
second location, Karakti. Siyempre kung may pambara ka, dapat may panulak ka rin. Kalasya siya ng ano, kung alam nyo yung tetarik sa Malaysia. So, ganun din yung lasa niya. One dirham lang. So, parang piso lang sa atin. Siyempre, marami din nagtitindang ganun sa Abu Dhabi. Pero pipili ka rin nung kusan yung alam mong mas masarap, diba? So, para sa atin, piso lang. So, dito, one dirham. Pero, siyempre, rule sa isang rule sa ibang bansa, kailangan huwag kang mag-convert para ma-enjoy mo yung stay mo dito. So, parang yung shawarma kanina, para sa atin, kung isipin mo, parang 5 dirhams, ay 5 pesos, 6 pesos lang. Dito, parang, ito, 1 dirham lang, diba? Parang piso lang siya. Ano siya, tea siya na may halong milk. Tapos mainit. So, perfect siya sa ngayon kasi winter dito. So, abangan nyo na lang yung susunod na vlog ko sa ano ko, sa top, ano pa, hindi top eh. Parang yung last 3 na pagkain na mura mabibilan dito sa Abu Dhabi. So, yung una kanina, shawarma. Tapos ngayon, itong karakti. Uwi na ako. Na pala, bago mag-out. Sabi nila, dapat daw. Pag nagba-vlog ka, meron kang tawag doon. Meron ka daw dapat tawag sa mga viewers mo. So, hindi ko alam kung anong nga ba magandang tawag sa mga viewers. Sabi ko pa, hello. Sabi ko, hello mga kababa. Yun, wang baba. Corny. So yun na, friends na lang, magkakaibigan naman tayo eh. So yun ang vlog ko ngayon, salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa next vlog. Peace, yo!